napabalagan. Marami na ang mga kwentong narinig natin. Pero, totoo nga ba sila? Unang-una, binabati ko ang mga avid listener sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener at ito ang kwento niya. Probinsya. Maganda sa probinsya. Lumaki ako sa probinsya. Tumira din ako sa syudad ng ilang taon. Pero kung papipiliin ako, mas maganda ang buhay sa probinsya. Mahirap man, ngunit malayo sa stress at polusyon. Ngunit wala akong magagawa kasi nandito ako sa syudad, nagtatrabaho. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anya. Isa akong sekretarya ng isang kumpanya dito sa isang syudad ng Central Visayas. Lumaki ako sa pangangalaga ni na lola at nanay. Naghiwalay noon sina nanay at tatay nang dahil si tatay ay babaero. Hindi na nakontento. Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang manggagamot doon sa amin. Nang dahil sa aking pagkamausisa noong bata ako, natuklasan ko ang isang sikreto na hindi ko na dapat nakita. Kasi nakakakilabot. Sisimulan kong kwento nung ako'y nasa 7 taong gulang. Umaga noon, ako at si Lola ay pumunta sa bayan para bumili ng mga gulay at prutas. Araw-araw, ginagawa namin ito ni Lola. Mahilig kasi si Lola noon sa mga healthy foods katulad ng alugbati, kalabasa at okra. Minsan ko lang nakikita si Lola na kumakain ng baboy at manok. Noong umagang iyon, hindi maganda ang pakiramdam ko. At saktong-sakto noon, nakasalubong namin ni Lola ang kaibigan niyang manggagamot. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Manang Hilda. Si Manang Hilda ay tanyag na manggagamot sa bayan. At sabi ni Lola, childhood niya daw ito. Huminto kami sa bayan at umupo sa isang karinderya. At doon, hinimas-himas niya lang ang aking ulo at katawan. Tapos binigyan niya ako ng luya at ikinabit ito sa aking damit. Gumanda ang pakiramdam ko noon at ang gaan-gaan ng kanyang mga kamay sa tuwing hihimasin niya ang aking ulo. Bago pa ako nakaramdam ng hindi maganda noong umagang iyon, may nangyari kasing kababalagan sa bahay namin noong nakaraang gabi. Mga around 8 PM ng gabi noon. Siyempre basta probinsya. Kami mga tao doon eh, hindi na lumalabas ng bahay. At sa mga ganong oras, humihiga na kami para matulog. Noong nagpupuyat na kami, mayroong lumundag sa likod ng bahay namin. Ako, si Lola at nanay noon ay naramdaman namin ang paglundag ng isang nilalang. Si nanay at lola noon ay nagtinginan. Ako naman bilang isang bata ay nakaramdam ako ng takot. Si lola ay dahan-dahang tumayo habang si nanay naman ay pinalapit niya ako sa kanya at niyakap. May kinuha si lola sa aparador at ito ay isang langis. Habang bumubula ito, si Lola ay dahan-dahang lumingon sa amin at pabulong na nagsabing, "Aswang." Lumabas si Lola sa sala ng mag-isa habang kami naman ni nanay ay naiwan sa kwarto. Pagdating ni Lola sa sala, sumigaw ito ng, "Hoy, matutulog na kami. Huwag ka nang gumambala dito. Pag nagkasakit yung apo ko, hahantingin kita." Sigaw ni Lola habang hawak-hawak niya ang binsol ng pagi. Ilang sandali lang, wala naman kaming naramdaman na kakaiba sa paligid. Tahimik naman ang lahat hanggang sa
Nakarinig ulit kami ng malakas na lundag sa tapat mismo ng hinihigaan namin. May mga nalaglag pa ngang parte ng bubong kasi gawa lang sa nipa noon ang bubong namin. Sabi pa ni Lola noong sandaling iyon, umuwi ka na, matutulog na kami. Kung ayaw mong sisigaw ako dito ng malakas at magsilabasa ng mga kapitbahay namin, mapapahiya ka. Banta ni Lola sa aswang. Alam na alam ni Lola na aswang talagang nasa bubong ng bahay namin. Kasi sabi niya, alam niya ang lundag ng isang pusa. Pusa lang naman ang may kakayang umakyat at lumundag sa bubong ng bahay. Pero noong sandaling iyon, parang mabigat na tao ang lumundag sa bubong. Pero maya-maya pa, hindi na nagparamdam ang aswang at hindi na kumukulo ang langis ni Lola. Nakatulog kami ng mahimbing noong gabing iyon. Pero kinaumagahan, sumama ang pakiramdam ko at parang lalagnatin ako. Kaya pumunta kami sa bayan para bumili ng mga gulay at prutas at para makita din namin ang manggagamot na kaibigan ni Lola. At yun, ginamot niya ako sa bayan. Sinabita ng luya at biglang umayos ang pakiramdam ko. Pero noong aalis na sana kami ni na Lola, sabi niya, Yay, bumisita naman kayo mamaya sa bahay. Dumating yung apo ko kahapon. May konting handaan doon. Isama mo yung apo mo. Si Lola naman noong sandaling iyon, atat na atat kasi. Basta pagdating sa handaan at mga kasiyahan, aktibo si Lola, lalo na kapag mayroong disko-diskuhan. Pagpatak ng alas tres ng hapon, pumunta kami sa bahay ng kaibigang manggagamot ni Lola. Pagdating namin doon, maraming bisita. At ang apo pala ni Manang Hilda ay siguro mga nasa 24 years old na at lalaki ito. Sa totoo lang, ang gwapo ng apo ni Manang Hilda. Pinaupo kami agad ni Manang Hilda at pinakain ng mga hinanda nila. At ang pinakaunang kinain ko doon ay adobo. Mababango ang mga luto ni Manang Hilda. At pagtikim ko ng adobo, Diyos ko, kung ano kabango ang adobo, ganun din kapangit ang lasa nito. Para siyang isang luto na walang asin. Wala talagang kalasa-lasa. Tinikman ko din ang ibang mga putahe, pero ganun pa din, walang kalasa-lasa. Kaya ang kinain ko na lang ay yung maha blanca. Sa paglipas ng oras, nakikita kong masayang nag-uusap sina Lola at Manang Hilda, kasama ang mga matatandang kaibigan nila. Ako naman, nandoon lang sa loob ng bahay at nagmasid-masid sa paligid. Nakita kong labas-pasok sa isang kwarto ang apo ni Manang Hilda. Malaki ang bahay ni Manang Hilda. Gawa ito sa kahoy na matibay. Hindi ako sigurado kung mahogani ang pundasyon ng bahay na iyon. Pero nakita kong labas-pasok ang apo ni Lola. Ang weirdo ng apo niya. At kung tumingin siya sa akin, humihinto talaga siya ng 3 segundo. Tapos aalis. Tapos lalabas na naman, titingin at babalik ng kwarto. Noong oras na napansin kong hindi na siya lumabas ng kwarto, dahan-dahan akong lumapit sa kwarto niya. Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ko. Noong nakarating na ako doon, dahan-dahan akong sumilip sa maliit na butas ng kwarto. Sumilip ako at naaamoy ko ang napakalansang amoy. Yun bang isda na hindi pa nahuhugasan? Parang ganun ang amoy ng kwarto niya. Sumilip pa ako para makita ko ang loob ng kwarto. At sa kanang bahagi ng kwarto, mayroong isang iskulptura na gawa sa kahoy. Parang itsura iyon ng isang hayop at mahabang sungay nito. At sa harap ng iskulptura na iyon, nandoon ang apo ni Lola Hilda. Wala siyang damit at may pinapahid ito sa kanyang katawan. At sigurado akong langis iyon.
kasi kumikintab ang balat niya. Habang may pinapahid ito sa kanyang katawan, mayroon siyang binibigas o parang may kausap sa loob ng kwarto. Hindi ko lang naririnig pero sigurado akong may binibigas siyang salita. Maya-maya pa, mayroong humawak na mahigpit sa aking kanang braso. At ang humawak sa aking braso ay si Manang Hilda. Nanlalaki ang kanyang mga mata pero ngumingiti ito na parabang plastic. Sabay sabing, "Anong ginagawa mo dyan, iha?" Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Pero binitawan niya din noong tinawag ako ni Lola. Tumakbo ako papunta kay Lola pero ngumingiti pa ako noong sandaling iyon. Ang sarap maging bata pero hindi ako sigurado kung aswang talaga ang apo ni Lola at siyang nagparamdam sa amin noong nakaraang gabi. Pero ayon sa mga narinig kong kwento, may pinapahid na langis sa mga aswang para hindi sila magbagong anyo. Ibang klase na langis ito. Mayroon din na langis na kapag pinahid nila sa katawan nila, magiging aswang sila para hindi sila mahuli o mahawakan ng mga normal na tao kasi napakadulas nito. Kung ano man ang nakita ko, sigurado akong kakaiba iyon at nararamdaman kong may pagkaaswang ang apo ni Lola Hilda. Umuwi din kami ni Lola noong sandaling iyon. Hindi ko na sinabi sa kanya ang nakita ko kasi natakot din ako kay Manang Hilda. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay ayon lamang sa nakita ko at naranasan.